si Kuya Jay, siya yung kauna-unahang nakasama ng idol ninyo sa Japan. Sabi niya, nung nakita ko yung mga ano mo, yung pagbablog mo, hindi ako makatiis na kontakin ka. Hindi ako makatiis na hindi kita dalawin sa panaginip mo. Ayan, sabi niya. Didinalaw niya ako sa panaginip ko para ikwento na puro fake news yung mga pinags. Sabi ni Kuya Jay, anong unang magkita yan? Si Mayo, tsaka si idol ninyo sa sasakyan. Dahil siya yung nandun sa driver, siya yung nagda-drive ng sasakyan. Sabi niya, nakita ko eh. Kita ko sila sa likod. Biglang hawak ka agad sa kamay itong itong negnognog na yun. Biglang hawak sa kamay eh. Talagang sinamantala yung pagkakataon. So, nag-take advantage yung idol ninyo kay Mayo. O ngayon, nung hinawakan yung kamay, pagbaba ng sasakyan, umiiyak itong si Mayo. Kaya sinabihan niya, huwag mong preparasyon yung sarili mo kung hindi mo gusto. Wag. Ganon. Hindi naman natin kilala yan kung sino ba talaga yan. Ngayon mo lang nakilala. Parang lumalabas. Kaya pumatol si Mayo. Pera-pera lang. Ganon. Masakit masabihin, pero parang ganon yung lumalabas. Pera-pera lang. Kaya kita nyo, wala no. Hindi na lumalabas. Wala lang pakialam. Siguro, nalaman niya na, ay, peke. Ayawan na. Ganon yung nangyari malamang, ha? Ayon, dun sa kwento ni Kuya Jay. Sa madaling salita, napasagot niya si Mayo, nadala na dito sa Pilipinas, hanggang sa magdesisyon magpakasal. Nung magdesisyon magpakasal, eto na ngayon, dali-dali, tumawag dito sa Pilipinas yung idol ninyo at sinabi, punta ka ng Arangke, bumili ka ng yung 5-carat diamond. Eto na ngayon, nung nakabili ng ganon, nung ginagawa ng platero, nabasag. Kaya naging 2-carat na lang daw. Hindi alam kung totoo o peke 'yon, ha. Kasi hindi naman nababasag yung diamond, 'di ba? Alam niyo naman sa Arangke, 'di ba? Sabi nga ni Mayor Isko, nandiyan lahat 'yan, ha. Kabisado niya 'yan. Diyan ang bagsakan ng mga galing sa GSM, galing sa magnanakaw. So diyan binabagsak lahat. Malamang na marami dyan sa Arangke. Madaling salita, maraming galing sa hindi maganda na mga binibenta dyan sa Arangke. Hindi naman natin sinasabing lahat, ha, pero may mga at sikat sa ganyan yan. Alam nyo na yun. Yun na nga, nagkwento yung idol ninyo na yung 5-carat diamond na pang wedding ring, nabasag. Hindi niya iniisip na yung mga minsan kinikwentuhan niya, hindi naman din mga tanga-tanga, ha, nakatulad ng mga vlogger ng idol ninyo. Ah, 5-carat diamond, diamond mababasag. Hindi yan nababasag. Basta-basta. Ito pa. dahil nga yung ex ni Mayo ay baseball player, magaling, superstar, sikat daw dun sa Japan yan eh. Ito naman, yung idol ninyo, ha? Sikat din dapat. Sikat din dapat. Ano sabi? Ay, ako din. Player ako ng baseball sa MIT. Nakalang. MIT na naman. Binanggit na naman yung MIT na yan. Eto na naman. Sabi ni Kuya, MIT, di ba tatlong beses ka na deny? Hindi niya alam. Alam na ni Kuya Jay. May nagpipin sa kanya na, yan si ganito, ganito. Yan si ganyan, ganyan. Ganito yan, yung totoo. Hindi niya alam. Alam na ni Kuya Jay kung ano lakad ng idol ninyo. Yung pala yun. Pero sabi niya, yun, pinagmalaki na naman na player siya sa MIT. Ayaw pa sapaw doon sa ex-boyfriend ni Mayu na baseball athlete. Tinanong ko, mayaman ba? Kasi pinapakalat ng mga defender ni Mangusin, kayo, yung mga defender. Lahat kayo, sinasabi nyo, mayaman, maraming negosyo si Mayu sa Japan. Hindi. Sabi ni Kuya Jay. Ordinaryong tao lang si Mayo. Ordinaryo na nag-a-asherit nga lang yan dito. Misa kinukuha namin na yung magbibigay ng bulaklak pag may mga bisita dito, ganun. Kita nyo, sinungaling kayo eh. Ha? Sabi nyo, mayaman. Ha? Sabi nyo, meron pang mga, kung ano-ano mga negosyo. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Ngilig nyo sa fake news.
Yun, so ordinaryong tao lang. Anyway, wala namang problema doon. Ang problema kasi alam nyo ka ano, kayo ng mga nagbabalita na kung ano-ano mga binabalita nyo na di mo alam kung saan nanggagaling yan yung mga kinikwento nyo, hindi nyo naman pala kilala yung tao. Eto ha, siya may sabi niyan, si Kuya Jay na nakasama sa Japan. Eto na ngayon. Parang ano na may mga issue na ganito. Ba talaga? Ba totoo? May anak ba? Ganyan, ganito, ganon, ganon, ganon. Ah, eto na. May ano, sinabi si Kuya Jay na nagkakilala sila na May 28, 29, 30, June 4. Naka-check-in na sila sa hotel. Ang bilis, di ba? Talaga naman parang isang linggong pag-ibig lang din talaga. Parang si Apo Lakay ang datingan din nung idol ninyo. Ngayon, kung June yan, sabi niya, paano mga nganak ng December yan? Di ba? Sipin niyo. June, July, August, September, 6 na buwan. Oh, no! 6 na buwan ng anak kung may nangyari man sa kanila. Isipin nyo maigi kung paano nangyari yung ganun. Na mga anak ka, kung sakali man na may nangyari nung June 4 sa inyo, o nung buwan ng June, sabihin na natin, mga anak ka ng December. Oh, tingin no! ko parang di yata pwede. Ngayon, sabi niya, alam ko na hindi kanya. Alam ko na nagduda din siya. Sabi niya, minsan ano, nag-Skype yan eh, tumawag through Skype. Nung tumawag daw sa kanya, yung idol niya na, pare, may problema ako. Parang hindi akin yung ano, pinagbubuntis ni Mayo. Ah, alam ng idol ninyo na hindi kanya yung pinagbubuntis ni Mayo. Bakit? Kasi nga, di ba, isipin nyo nga, kung June may nangyari sa kanila hanggang December, o 6 na buwan lang, manganak na siya. Kung yun naman premature, kailangan mag-stay yung bata ng matagal. Parang hindi naman nangyari. Tsaka sabi ni Kuya Jay, hindi, malayo eh. Mukhang hapon yung bata. Oh, no! Ibig sabihin, alam nyo na. Alam nyo na kung ano nangyari. Diba? Masakit man sabihin, pero masakit talaga. Sobrang sakit nun. Sabi ni Kuya Jay, hindi ako nagpakilala sa'yo niyan. Hindi ko alam yan. Tumanggi na rin si Kuya Jay na, dinipensa niyo sa rin, hindi ako nagpakilala sa'yo dyan. Yung sinasabi nung latigo, hindi ko alam kung sino yung latigo na yan, na mga kung ano-ano mga pinagsasabi tungkol kay Mayo. Nagtatago na yung si Mayo. May mga nilalabas pa kayong mga kwentong ganyan. Ayaw na nga magsalita Di nyo nalang irespeto. Puro kayo kasi fake news. Basta lang may mabalita. Sabi ni Kuya Jay, nagtatago na yan. Ayaw na nga magsalita. Ayaw na pa-interview kung ano-ano. Yung mga sinasabi niya si latigo na yan. Puro kasi nungalingan yan. Sabi ni Kuya Jay. Hindi ko alam kung sino yung latigo na sinasabi ni Kuya Jay. nagpipit sa kanya. Parang ganun yung gusto mong sabihin na baka mamaya sa dami na ng mga atraso, sa dami na ng kaso, ang plano kapag nagkabukingan na, takbo na ng Japan. At doon na